Yan kasi pinili pa kasi ng mga magulang ko yung pagsaserve. Ang sabi nila, ang ganda-ganda naman ng buhay namin dati. Broker yung daddy ko. Ang laki ng kinikita niya sa commission sa pagbebenta ng lupa. Dati din siyang chef sa isang private na restaurant. Meron pa kaming tatlong jeep na pagmamayari na pinapa-boundary. Tapos nung pagdating sa akin, parang wala na kaming pera. Bakit ganun? Blessing ba talaga yung pagiging lingkod nila ng Diyos? Dumanas ng matinding pagsubok sa pinansyal ang pamilya ni Charlene. Hindi stable yung income ng mga full-time pastors. Sobrang nagsistruggle po sila noon paaralin kami kasi sa private school po kami nag-aaral. And nalaman ko, ilang period na rin po pala kami hindi nakakapagbayad. Sa kalagitnaan ng school year, nag-stop kami nung kuya ko. Nung time pa lang na yun, na-feel ko yung isang bagay na napag-iwanan ako. Bunso at nag-iisang anak na babae si Charlene sa apat na magkakapatid, kaya iba yung paghihigpit ang naranasan niya mula sa mga magulang. Hindi siya pinapayagang sumama sa mga kaklase sa labas ng eskwelahan. Kahit bata pa lang, parang nagsyempre naglulong ka ng fellowship. Naiipon na po pala yung sama na loob ko sa sobrang paghihigpit nila sa akin. Ang sobrang na-feel ko lang po talaga noon is hindi po ako pinagkakatiwalaan. Kung ayaw nyo, edi magsisinungaling na lang ako. Parang nagre-rebelde ako noon eh. Feeling ko kasi ang galing-galing ko. Feeling ko kaya ko na walang Diyos sa buhay ko. Feeling ko kaya ko rin na hindi ko sinusunod yung mga magulang ko. Nung high school, nag-try akong pumasok sa relationship. Yan, but long-distance relationship siya. Ang worst pa po nito is isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Talagang pinagtatawanan niya ako. Naniniwala ka pa rin dyan, ganyan, pinaglaloloko lang kayo niyan. Kahit naman na galit ako sa church or may sama ako na loob, naniniwala po akong may Diyos, may takot din ako sa Diyos. So, nung time na yun, uncomfortable na rin ako. And then, after ilang months, nabalitaan ko, nandito na siya pala siya sa Philippines. Tapos, nililigawan na niya yung pinsan ko. Grabe yung heartbreak. Kasi first love ko po yun eh. Tapos, parang ano ka agad. Cheating ka agad, tas parang na-tridor ka, ganyan po. Kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa pinagdaraanan. So, inamin ko naman po na nagka-boyfriend po ko ng palihim. Tapos, iyak ako ng iyak. Nag-sorry po ako sa kanila noon. Tapos, sige, ganito anak, sama ka sa retreat. Doon, nagsimulang magbago ang laman ng kanyang puso. So, sa akin, nung araw lang na yun, doon ko talaga nakilala si Lord sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Charlene ang kanyang saloobin para sa mga magulang. Sabi ko, Mami, sorry, naglihim ako sa inyo, ganyan. Tapos, hindi okay lang, anak, sorry din, ganyan. Tapos, na-feel ko talaga yung love ni Lord. May ganun palang kind ng love na nag-e-exist. Yung hindi mo siya nakikita, pero mararamdaman mo siya, yayakapin ka niya. And nung time po na yun, may naging kasunduan kami ng daddy ko na, sige daddy, ganito, hindi ako magbo-boyfriend hanggang hindi pa ako gumagraduate ng college. Ginugol niya ang panahon sa paglilingkod sa Diyos at pag-aaral. Noong kolehiyo siya ay isinabay niya ang pagbebenta ng leche flan upang masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan hanggang makatapos ng kursong architecture. Ngayon, naunawaan na ni Charlene ang bigat ng responsibilidad ng mga magulang bilang mga pastor. Nakakatuwa naman yung parents ko kasi hindi lang yung family namin yung minamahal nila kundi ibang tao din, yung mga tao na pinagkatiwala sa kanila ni Lord. And doon, mas naging proud po ako sa kanila. Bukod sa pagiging youth leader sa simbahan, isa na rin siyang junior architect. Bilang pagtanaw sa kanilang pagpapagal, isang regalo ang kaloob ni Charlene para sa mga magulang. May meeting sila nun sa Caloocan tapos MRT, LRT sila. Sabi ko, grabe, ang tanda na ng mga magulang ko, nagko-commute pa din. Tapos ang dami po nilang dalaga niya. Sabi ko talaga, mag-iipon na akong pambili yung sasakyan. Kaya, siyempre, bukod sa magulang ko sila, pastor ko pa sila. So parang nagtanim po ako sa mga pastor ko, ganyan. And nagagamit pa po yung sasakyan na yun para maisabay, manundo ng mga kapatiran po namin sa church. Dati sabi ko, bakit pinanganak pa ako sa isang pastor's family? Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord na
ang mga magulang ko ay pastor. I grew up in a Christian family. Hindi perfect yung family namin. Hindi rin perfect yung parents ko. Pero isa lang yung perfect, yung love ni Lord na nagbabind sa amin.